Zombie apocalypse. Okay, so this video lecture will serve as a continuation to the past video lecture regarding design of syrup. So this time we will try to produce the detailing after the critical region and how do we treat the regions to be bounded by the syrups, no? After the critical area. Okay, so I hope you recall that this is the same problem that we're going to solve, but to extend, no, how do we analyze the space of syrups after the critical region. So we need to find out where would be the area that will not that will require the said space of syrups of 250, no? As we have already calculated this in the last part of the video lecture, part 1 of 2 of this session. So we might want to use that V is equal to VVC, the potential location of the said area. So there's a need for us to assume, no, that is x less than 2 kasi meron tayong distance po dito na 2 meter. No? Di natin alam kung dito po ba siya sa first part or baka lalagpas sa second part. So tingnan natin kung nasa ang region. So again, using shear moment diagram, but shear equation lang gamitin natin. So you will arrive to this particular equation, then you find out that it is more than 2, no? Kasi we got 2.5673 meters, so this is not okay. So the assumption is not good, no? So let's jump on the second part. Okay, so if I assume x less than 2, but that is less than 3.5, ito as declared here. Okay, so again, we got this value. Negative 0.1935. So again, not okay. So why is it that dito okay? Kasi kung matatandaan nyo po, na-drawin natin yung shear diagram, then I will explain later why this happens. Actually, you don't have to do this eh, kung obvious na ang value natin is wala dun talaga sa ating region to be analyzed. Okay, so notice nyo no, na hindi siya pumasok in between these two regions, no? Sa region 1 tsaka region 2 na pinili kasi if you will recall our shear diagram, gumawa nito siya, no? Yan, putulin natin dito. So, recall that the value here is 168 something, okay? 0.5, let's say. Tapos, ito tong joint na to, that is 56, no? 56.514. So, ang kailangan natin shear kasi dito is for us to get the PVC value, which is this one. Okay. At saka meron dito PVC over 2, ano? So, ito yung 0.5 of PVC. Okay? So, ibig sabihin lang nito, yung kukuha na natin region na kinuha na natin ng distance D, okay? Pero dito pala talaga siya kukuha ng 1.275 due to the adjustment of the distances because we're going to use 8 pieces. Okay? So, ang lalagyan natin ng 250mm na bakal is under this region, yung kukulayan ko ng blue. Yan. Okay? Bakit hanggang dito lang? Okay? Kasi nga, di ba, may dalawang region ka. Yung PVC at saka yung 0.5 of PVC na nandun siya mismo sa vertical value na yan. Okay? Kasi ito yung pinaka-region niya. So, nandito yung PVC at nandito rin si 0.5 of PVC na around 70. Makukuha natin 70.987 while PVC is just only 141, okay, 0.7465. okay, so ibig sabihin andito yung pinaka boundary din kasi hindi siya dumire-diretso na parang ganito eh, okay, may putol eh gumanon, okay, so nagkataon na nandito pa yung region, so therefore kung tumuloy sana edi kukunin mo na yung gradient niyan at kukuluan mo kung ilang piraso. So, by that sense, so, madali na natin matitrace kung ano yung dapat natin bakalan ng may tag to 250mm. Okay, so, to continue, you will get delta x equal to 2,000 minus 1,275, yung sinaydan ko ng blue. Kasi, tandaan po ninyo, ito yung, ano, 2 meters, no? Yan. Sakto po dito sa load force P. Yan, sa kinat ko.
So then, by getting the 250 mm spacing, you will get 2.9 pieces. But of course, walang 2.9, you will get 3 pieces of 250. Whereas the distance is now is 0.75 meter, yung pinakapakulong niya. Okay? So, okay yan. Kasi lalagpas lang naman ng konti dito eh. So, I'll mark it on violet para mo din makita. Ayan. Kung nakikita nyo po, yung minarkahan ko ng violet. Andyan lang yung distansya. So, konti lang naman yung kabit. Mamalaga, it's either lumagpas ka ng konti or nandun ka sa mismong boundary line. Huwag ka lang hindi lalagpas kasi that's critical na hindi mag-250 mm. Okay? Okay? Now, bakala naman natin yung lagpas sa 250 mm o yung di na necessity yung stirrups, but there should be. And minimum spacing yan, di ba, is, I mean, maximum spacing 600. So, there should be less than or equal. Bakit ganyan? Let's say, we have this beam, okay? Yung mga bakal ka dito, okay? Kasi hanggang dyan, hanggang dito, ito yung distance mo na 1.75, okay? Ito yung 1.75. Ay, that's not 1.75, that is 1.275. And yung ano, 175 mm na layo. Okay, yung na-compute natin kanina. Okay, siyempre, meron dito 50 mm layo lang. 1.275. Tapos, may sumunod na bakal, no? Ito. So, naka-compute tayo naman dito sa next boundary na to. Ito yung kaka-compute lang na 0.75. So, approaching middle, may tira pa, no? So, paano yung bakal niyan? Yan yung lalagyan natin ngayon. Yung shade natin ng light blue. Okay? So, therefore, may distance siya yan, no? Don't forget na ang buong haba nito 6 meters. Ngayon, yung pagkuha niyan, of course, we need to get a distance, okay? Paano tayo nag-arrive sa ganitong math? Bakit n prime plus 1? Kasi pag nagbibilang tayo, say, we have this, starting point, no? Pag nagbilang tayo, let's say, 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, let's say, may pang-anim. Eh, yung pang-anim na yan, eto siya, kunwari, ano. At itong isang starting point, eto siya. So, therefore, tatamaan ng starting point yan. Yung isang piraso mo. Which is, yan yung isa sa mga bakal na 0.75 na tatlong piraso. Na tag 250 mm yung layo, no? So, therefore, ito yung n prime natin. Yan. Kaya, plus 1. Kasi, pag kaya nag-plus 1, kinukuha natin yung distances kasi no, evenly distributed yan. Na dapat hindi tataas ng 600 mm kada value. Okay? Kada value yan. Kaya in-assess natin, 2.25 pieces yung lumabas. And say entry, of course, 3 pieces kailangan. And then, after getting it back again, kasi kailangan natin yung spacing na hindi tataas sa 600 mm. Otherwise, lalagpas siya sa beam. So, you will get 0.4875 meters or 487.5 millimeter. So, of course, with the rule of thumb, as discussed earlier, so therefore, 475 mm gagamitin will multiple of 25. Tignan natin kung pasok siya, no? So, 2 times 1.275, okay? Plus mo ng 2.75, okay? And then, 3 plus 1 is 4 times 0.475. Pag pinag-add po natin yan, it should be more or less the beam itself, na beam length itself, that will be 2 times 1.275 plus 2 times 0.75 plus 4 times 0.475, okay? So, the sum would be 5.95 meter, which is more or less, no, malapit na sa 6 meters. Usually, dyan pumapasok yung mga detailing ng plano kasi mayroon talaga mapagsakto yung bandang gitna. Usually, dyan sinasabi ng plano na using 110 mm with a 50 mm distance from the face of the support, then 7 pieces of 175 mm, and then 3 pieces of 250 mm, and then the rest are for 75 mm, parang ganun. Itong discrepancy na 0.05 mm, oh, mapag-discard yan pa naman ito eh, or 0.05 meters, ano, kasi usually gitna, sinasabi minsan ng plano, hindi yung spacing eh, and then using 3 pieces of 10 mm, ay parang, and the rest are 10 pieces, 10 mm diameter value. Okay? Parang ganun lang. So, minsan yung gitna, hindi na nilagay spacing, but of course, kailangan pag may spacing, makita yan. So, in 550 mm, madali na ma-segundahan yan kapag nasa actual construction site. So, konting usog lang ng
kakalahating 50 mm para lang ma-adjust natin. But more or less, makikita 4.75 mm kasi hindi naman nila nasusukat immediately ang 487.5 unless you want to declare this, it's okay. But of course, with the rule of thumb of my discussion for consistency, so ni-round off natin in terms of the multiple value of 25 mm. Okay, so ito yung diagram natin, ano, na shear diagram. So, titingnan natin ngayon ano yung mga region bounded na nilagyan natin ng bakal dyan. Kasi yung bakal nito, ilalagay mo lang din dito sa kanan kasi sinabi ng problem, symmetrically arranged. So, we have to focus on that. So, ito yung makikita natin diagram. Okay. So, kung napapansin po ninyo, originally, ito po yung VU line natin, okay? VU line na may distance na effective depth layo 530 mm. Pero nagkataon, nung binilangan na natin ng piraso, mukhang andito siya, yan. Na may distance siya na 1.275, no? Isusulat lang natin. 1.275. Ibig sabihin, ito yung ating shaded region for critical, okay? Ito, yeah, shaded region, red. Yan yung binakalan natin ng 8 pirasong 175 mm. So, pwede ka lumagpas sa D region, basta huwag ka lang hindi lalagpas. Kasi, ibig sabihin, yung the total distance with 530 mm should be entirely covered. Okay, should be entirely covered by 175 mm. Pag lumagpas, okay lang. Huwag naman sobrang lagpas kasi may matinyan pa rin tayong criterion to check. Ano? So, after that, yung kinuha na natin naman na ito to, yan o, di ba ito yung unang region? Yan, let me, yan, ito to. Yung 8 pieces of 175, yan yung sisiksik mo sa red mark, ano? Yan, ito yon. And then followed by kayo na kinumpute natin, I'll try to shade in violet, okay? Ito siya. Hanggang dito lang, okay? Yan yung may bakal na 3 piraso 250 mm. Okay. Yan. So, ito yung may bakal niya, no? Para guided. Okay. So, itong 250 mm na 3 piraso nandito. Ngayon, yung shade-shaden ko ng blue, okay, light blue, is nandito. Yan. Actually, pati kabila, no? Hindi natin alam kung saan na-extend. Basta symmetrically arranged naman, yan yung babakalan natin ng tag 475 mm center to center. Okay? Na by estimate, makakuha tayong 3 piraso, no? Na CTC, no? T475 mm CTC. Na 10 mm diameter yung mga sizes. Okay? So, yan yun. Yan yung region bounded. Kasi ang reason is ito. Minesure natin dito. Na nagkato yung PVC, 0.5 PVC, 50, doon nagsiksika sa isang linya. Kasi ang extreme value is 168.514 at ang lower value is 56.514. So, ganyan po, tayo maglagay ng, ano, ng space of zeros. Pinagbabasehan natin kung kailan may region na mag-D over 2, tapos kung kailan siya magkakaroon ng non-necessity for the reinforcement para makita natin activation ng parang pagiging economical doon sa reinforcement or value engineering. Okay? So, those are the regions observed. So, kung i-detalye po natin, ito po yung makikita natin. Okay? Yung 8 piraso, syempre, ito po yung 50 mm na concrete cover. Magkabilaan po yan. Okay? Tapos, ito yung 8 piraso. Yan. Ngayon, ito yung 3 piraso. Ito, magkabilaan yan, ano? Ito yun, no? 8 pieces of 10 mm both sides siya at 175 mm CTC. And then, ito yung 3 piraso in violet marking, yan. Tsaka ito. Na may 3 piraso ng 10 mm na may space, na spacing na 250 mm. Ibig sabihin kasi ito yung nagsimula ng spacing. Ito, yan, ito, yan. And then, finally, ito yung 4 na sniper. 3 piraso lumalabas lang kasi yan yung N natin. So, ito yung spacing naman niya. Mark in dark blue. Yan. So, ito po siya. Yan.
na spaces nagsimula dito. Yan, ito, tsaka yan. Okay? So that's how we provide the detailings. So this would be the ano, the final answer for our question with the final detail. Usually ito yung nakikita natin sa plano. And usually ito yung dinidetail out natin so that the construction may be possible using these specifications. Okay, tingnan nga muna natin ang bahagya doon sa mga titaw nating seismic detailing. Kung naalala po ninyo, hindi pa po natin nalalagay ito na seismic detailing. And this will be also, this will be discussed in one of my video lectures, no? This will be entitled seismic detailing, both flexure and shear and torsion. So that there will be a separate discussion for that. But for the sake of discussion and argument, is the beam safe? Usually, ito yung problema, no? Pag nakalimutan yung seismic detailing. Tingnan natin kung pumapasok ba sa acceptability criterion. Under 418.6.4, tingnan natin na pagkalalagyan ng seismic detailing, sabi dyan, hoop shall be provided in the following radius of a beam. Over a length equal to twice the beam depth measured from the face of the support column toward the mid-span. Sabi yun, palayo, ano? Tingnan natin, ang total depth kasi ng beam natin is 600 mm. So, 600 times 2, sabi, twice is 1,200. Ibig sabihin, dapat meron ka ditong pinakamasisinsin na bakal. This is pasok na pasok tayo sa 1.275 meter kasi eh, dito lang yung kriteryo niya, okay, na masisinsin. Okay? Ibig sabihin lang nito, okay, ibig sabihin nito, kung susundin lang pala natin sa effective depth D, okay, kung si D lang ang pagbabasa natin na 530 mm, ibig sabihin, hindi pa siya sufficient para lagyan ng reinforcement kapag wala seismic detailing. Pag nilagyan mo seismic detailing, insufficient na si 530. So, meaning, talagang usual dito nagkakaroon ng problema kapag hindi mo na-assess ng tama yung number of pieces. Lalo na, we are under a county that is prone to earthquake. This is seismic detailing is very important. On zone 4. Okay, nasa zone 4 usually ang location. Okay, ito so far sa 418.6.4 kasi yung letter B is just only for flexural yielding. So, another code to observe yan. Now, 418.6.4.4, at yung sinusundan natin 50 mm from the face of the supporting column. Ito yun, no? Yung naglagay tayo ng 50 mm dito, magkabilaan, yung isang piraso. Pero dapat, the spacing of the hoop shall not exceed to the smallest. Sabihin, hindi ka dapat tumasa D over 4, which is ang 530, no? Over 4 is a value of 132.5 mm, which is ang ating detailing is producing 175 mm, so meaning that is more than the least possible kasi shall not exceed the smallest. So diyan pa lang sa 132.5 medyo nagfail tayo kapag ka sinamahan ko to na seismic detailing. So therefore there will be an adjustment. So medyo, dadami pa yung bakal natin na 10 mm kung pagbabasehan natin ay yung provision ng seismic detailing. That's why this will be discussed separately. Kailangan natin muna malaman yung fundamental and then also we compare, no, what if i-inject natin ng seismic detailing, ano kaya lalabas na outputs, okay? So dun pala sa A-fail na, so I will not check B and C anymore kasi 150 mm lang naman yung isa. And so far 132.5 yung nakikita mong pinamad. So therefore, if this will be designed on a zone 4 location, then this would not be satisfactory. So, ganyan po ka-importante ang seismic detailing. Okay? Now, for full discussion of seismic detailing, kindly refer to my video lecture that I will upload some other time. Okay? So, I will try to focus on that since that will be, you know, very important to our design code. Okay, I hope that you have learned something new today. Again, ano, as a tradition, you have been neurorized and see you in our next video lecture.